Napuno ng doubt ang Creamline bago pa lang ang conference dahil isang key player nila ang hindi maglalaro with Mitch gumabaw. Hindi rin gaanong kondisyon ang kanilang kapitana na si Valdez matapos pumasok ng PBB. Tapos, wala pa si Coach Tai Bundit na nasa Thailand. At marami rin ang nagduda sa team dahil sa disappointing performance nila noong 2021 PVL. Pero sa mas pinalakas na Cool Smashers, nagtagumpay sila this conference. Creamline Cool Smashers gumawa ng historic championship sa 2022 PVL Open Conference. Ang kanilang road to fourth title, ating balikan. Pero bago yan mga ka-Vheadz, mag-subscribe ka na sa aking channel at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Tulad nga ng sabi natin last conference, talagang babawi at gigil bumawi ang Creamline matapos ang heartbreaking championship loss laban kina Jaja Santiago at Chertigo sa Game 3 Finals ng 2021 PVL Open Conference. Ito nga yung naging malaking hugot nila ngayong 2022 kung saan ang redemption journey ng Creamline, mission accomplished. Sa pagsisimula ng conference, napunta ang Creamline sa Group B, ang team pool na inakala ng marami madali lang. Una nga nilang napataob ang PLDT in 3 sets at winalis rin nila ang Balipure in straight sets. Habang sa huling game ng prelims, nasubukan sila laban sa refueled Petrogas kung saan clutch ang koponan sa 5-set win kontra Gaz Angels. Muling nasubukan ng Creamline sa quarterfinals nang kaharapin nila ang Pool A rank number 4 ng defending champions Chertigo. Ito nga yung matamis na paghihigante nila, winning over crossovers in 4 sets. Mas tumindi naman ang hamon sa dating 3-time PVL champion papuntang semis dahil kinaharap nila ang kanilang sister team at revamp Chocomucho. Pero still, nanaig ang tatag ng Cool Smashers sa dalawang 4-setter semis laban sa Flying Titans. At nakaharap nga nila ang dating PVL rival ng Petrogas sa finals. Head-to-head nga ang dalawa at ilang beses na subukan ng Creamline sa veteran at composed team ng Petrogas. Gayunpaman, dahil sa strong core at mas matinding lineup, tagumpay sila sa Game 1 in 4 sets. Habang sa Game 2, tila nanganib pa sila matapos ang dominating win ng Petrogas sa second set at dik-dikang third set. Pero in the end, nakuha nila ang championship point. Dig by Valdez, 100 set by Gia, at smart shot by Sed Domingo. 25-18, 15-25, 25-23, at 25-16. Anyway, historic nga ang kampiyonato ng Creamline dahil sila ang kauna-unahang koponan na nag-sweep sa nag-iisang professional league ng bansa with 8 wins sa buong conference. Record-breaking din ito dahil kung hindi ako nagkakamali, sila ang kauna-unahang club team na may dalawang conference na na-sweep. So far, may isa nga ang Petrogas noong 2015 PSL All-Filipino Conference at isa ang F2 noong 2021 Champions League. Habang ikalawang sweep na nga ito ng Creamline, na una noong 2019 PVL Open Conference kung saan may 20 wins sila that conference. Balik naman sa kanilang naging performance ngayong 2022 PVL. Naging solido nga rin sila sa kanilang numero sa bawat skills department. Malayo nga ang agwat nila sa lahat ng teams in terms of attacks with over 36% success rate. Number 3 naman sila sa blocks with 1.97 blocks per set. Number 1 sa service with 1.68 aces per set. Number 2 sa reception with over 42% efficiency. Number 6 sa digs with 17 digs per set. At number 3 sa setting with 7.90 sets per frame. Tatlong players rin nila ang pumasok sa top 10 scorer. Number 8, si Jema Galanza with 14 points per game. Number 5, si Alyssa Valdez with 16 per match. At number 1, si Tots Carlos with 20.75 points per game.
So wala nga talagang question kung paano na-sweep ng Creamline ang conference with top teams ng F2, Signal, Chocomucho, Petrogas at Chertigo. Next conference, nasa kanila na uli ang pressure. Pero kung same lineup ang gagamitin nila, eh paniguradong championship contender pa rin ang koponan. So there you have it mga ka-Vheadz. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos.